Peer News. Tangkang panggugulo ng NPA sa Kapiestan sa Camarines Norte, napigilan. Sunod-sunod na engkuwentro na itala ng 902nd Brigade sa unang linggo ng Mayo. NPA patay, mga baril na samsam sa Masbate. Kalusugan ng mga sundalo, taong-taong sinusuri. At sa trivia ni Tito Bal, ating alamin, ano nga ba ang trabaho ng combat medic? Magandang araw, Bicolandia! Tangkang panggugulo ng NPA sa Kapiestan sa Camarines Norte, napigilan ng kasundaluhan. Ating alamin ang buong detalye kay Christina Tole. Hindi na nakapasok pa sa boundary ng Barangay Tigdinalabo, Camarines Norte ang mga armadong New People's Army matapos na mapigilan ng mga kasundaluhan mula sa pinagsanib na puwersa ng 9th Infantry Battalion at 85th Infantry Battalion ang tangkang pangingikil at panggugulo sa pagdiriwang na Kapiestan sa lugar nitong ikalima ng Mayo. Ayon sa sumbong ng residente, nagmula pa sa Quezon Province ang mga teroristang grupo na umano'y pilit na nangingikil at madalas na namamataan sa lugar tuwing sasapit ang nasabing pagdiriwang. Napag-alaman ang naturang armado ay miyembro ng Platoon Raymark SRMA 4B STRPC ng New People's Army na agad nagsitakas matapos ang sagupaan at naiwan ang ilang mga kagamitan. Nagpaabot naman ang pasasalamat ang himpilan ng 9th ID sa mga nagpaabot ng impormasyon upang matuntun ang teroristang NPA. Ayon sa pinuno ng 9th ID, bukas din umano ang kanilang tanggapan sa mga NPA na magnanais na talikuran ang armadong pakikibaka at nakahanda umano sila na ito ay gabayan sa pagbabagong buhay. Kapayapaan para sa lahat, Christine Atoles, Peer News. Samantala, sunod-sunod na engkuwentro na itala ng 902nd Infantry Brigade sa unang linggo ng Mayo. Yan ang tinutukan ni Gabriel Martinez. Naitala ang sunod-sunod na engkuwentro ng mga unit sa ilalim ng 902nd Infantry Fighting Serve Brigade mula ikatatlo hanggang ikalima ng Mayo taong 2024. Ang unang engkuwentro ay naitala sa Barangay Tampadong, Pamplona, Camarines Sur noong Mayo 3, kung saan nakasagupa ng kasundaluhan ng 81st Infantry Spartan Battalion ang teroristang New People's Army na samsamula sa natagpuang kampo ang dalawang anti-personnel mines, 200 metrong cable wire, 2 cellphone at mga personal na kagamitan ng teroristang grupo. Samantala, nitong Mayo 5 naman nang ang pinagsanib na pwersa ng 9th Infantry Battalion, 9th Infantry Spear Division at 85th Infantry Battalion ng 2nd Infantry Division ang nakasagupa ng mga teroristang NPA sa Barangay Tikpinan, Labo, Camarines Norte. Nakuha sa pinangyarihan ng engkwentro ang 3 magazines, umigit kumulang 30 metro ng kawat ng pampasabog, 4 na anti-personnel mines at mga personal na kagamitan at gamot ng mga kalaban. Sa araw ding ito, nangyari ang labanan sa pagitan ng 83rd Infantry Battalion at ng mga terorista sa Barangay Pagsangaan, Presentasyon, Camarines Sur na nagresulta sa pagkasuhi ng isang teroristang NPA. Nakilala ang namatay na si Espiridion Arbia at nasamsa mula sa kanya ang kanyang ginamit na M16 rifle, mga bala at mga magazines. Sa patuloy na pakikipagtulungan at pagbibigay ng tamang impormasyon ng mga residente, ay mas napapaigting ng mga kasundaluhan ng kanilang mga operasyong pangsiguridad, lalong-lalo na sa mga liblib na lugar. Sa itong patunay na kinukundinan na ng mga komunidad ang presensya ng mga NPA at hindi na nagpapalin lang sa kanilang mga maling ideolohiya. Patuloy naman ang panawagan ng pamunuan sa mga natitirang miyembro ng NPA na sumuko na para sila ay matulungan upang makapagbagong buhay sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program ng gobyerno. Kapayapaan para sa lahat. Gabriel Martinez, Spear News. Bakbakan sa pagitan ng mga sundalo at teroristang NPA, naganap sa Masbate. NPA patay, mga baril na samsam. Ang buong detalye sa report ni Jiro Banania. Patay ang isang NPA matapos makasagupa ang tropa ng 2nd Infantry Battalion sa parte ng Barangay Hulhugon, Mobo, Masbate, alas 6 ng umaga, Mayo 8. Naganap ang engkwentro habang nagsasagawa ang kasundaluhan ng combat operations sa nasabing lugar at nakasagupa ang humigit kumulang 10 teroristang New People's Army na pinamumunuan ni Alias Mayong ng Platoon 2, Kumiting Guerrilla South Sub-Regional Committee. Tumagal ito ng 10 minutong palitan ng putok habang nagsitakas naman ng iba pa
at iniwan na ng walang buhay ang kanilang kasamahan. Nakuha rin sa pinangyarihan ng engkwentro ang mataas na kalibre ng baril na kinabibilangan ng dalawang M14 rifles, dalawang M16 rifle, isang M653 rifle, apat na magazines para sa M14, dalawang long magazines para sa M16 at iba pang subversibong dokumento. Wala namang naitalang nasugatan o namatay sa panik ng gobyerno. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang mas pinaigting na operasyon ng kasundaluhan upang muling sugurin ang mga nagsitakas na NPA. Nanawagan muli ang pamunuan ng 9ID sa iba pang nagsisitago ng miyembro na sumuko na lamang upang hindi na nila sapitin pa ang nangyari sa kanilang kasamahan na namatay na walang kabuluhan. Kapayapaan para sa lahat. Jero Bananea, Spear News. Kalusugan ng mga sundalo, regular na sinusuri sa pamamagitan ng Annual Physical Examination or APE. Narito ang report. Puspusang pagsusuri ng kalusugan ang isinasagwa ngayon ng Camp Ilyasang La Station Hospital ng 9ID para sa Annual Physical Examination or APE sa mga kasundaluhan. Ang APE ay taunang isinasagawa alinsunod sa GHQ SOP No. 01 dated 10 January 2020 na tinawag na Mandatory Annual Physical Examination or APE ng Armed Forces of the Philippines. Maliban sa kasundaluhan na nasa active service, ay kabilang din sa programa ang mga civilian human resource ng AFP. Layunin nito na malaman ang physical fitness o kondisyon ng individual kabilang ang kanilang medical, dental at neuropsychological na kalagayan. Ang bawat individual ay sasailalim sa pag-check ng eyesight status, ECG, X-ray, mga laboratory examination gaya ng hepatitis screening, drug test at ang huli ay general physical examination. Sa pamamagitan nito, naaagapan na ang anumang sakit na nakita sa mga pasyente na posibleng lumala kung mapapabayaan. Ang layuning ma-improve ang kanilang physical wellness, maging ang physical at mental fitness ay upang mas matugunan nila ang kanilang tungkulin sa anumang larangan. Kapayapaan para sa lahat. Eden Florarita, Spear News. Sa tuwing may nasusugatan na sundalo sa digmaan, sino nga ba ang nakatakdang magbigay ng emergency medical treatment? Yan ang ating alamin kay Tito Bal. Tito Bal, what now? Trivia ni Tito Bal! Alam niyo ba kung sinong laki talagang magbigay ng pangunang lunas sa mga sundalo? Ito ang combat medic. Sila ay kabilang sa infantry squad na nakatalagang magbigay ng emergency medical care sakaling may nasusugatang tropa sa engkwentro. Maliban dito, sila rin ang nagsisilbing first responders sa oras na hindi available ang medical assistance, lalo-lalo na sa mga geographically isolated disadvantaged areas o GIDAS kung saan sila nakadeploy. Noong unang panahon, ang pagtugon sa mga sugatang sundalo ay maaaring naging limitado lamang sa simpleng pangangalaga at pagbibigay ng mga pangunang lunas gamit ang mga tradisyonal at nakaugaliang panggagamot. Ngunit, dahil na rin sa ulti-ulting pag-unlad ng teknolohiya, sensya at pagsasanay, ay mas lalong naging advance ang pagsamba sa buhay, kung kaya't ang papel ng combat medic ay maituturing na isang vital role, lalo na sa mga military units. Sa kasalukuyan, ang mga Army Combat Medics ng Philippine Army ay sumasailalim rin sa puspusang pagsasanay at edukasyon upang maging handa sa iba't ibang sitwasyon sa labanan mula sa pagbibigay ng paunang lunas sa mga gunshot wounds hanggang sa pagsasagawa ng emergency surgery sa gitna ng gyera. Hindi nga may kakailan na malaki ang tungkulin ng ganitong profesyon sa loob ng organisasyon at ang kanilang dedikasyon sa paglilingkod sa kanilang mga kasamaan at sa inaong bayan ay hindi lamang makikita sa taglay nilang tapang at kausayan kundi sa bilang ng mga buhay ng kanilang naisasalba. At yan ang ating munting kalaman. Ako po si Tito Bal. May alam, lamang! At yan ang mga balitang aming tinutukan. Para sa pagkakaisa, patuloy nating suportahan ang mga programang pangkapayapaan ng Philippine Army.
kapayapaan para sa lahat. Eden Florarita, Spear News. Kung gusto niyo makatanggap ng mga balitang gaya nito, please like and share this video and subscribe this YouTube channel.